Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you, Lord, for your presence. Salamat, Panginoon, because dalawa, tatlo, magpuri sa pangalan mo, nandito ka sa amin. And thank you so much, Lord, for this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makapuro po tayo. Pasinsa na kayo sa Tagalog ko kasi ako po ay galing Mindanao. Karating ko lang po, galing Davao kanina. And diretso po dito. So limited lang po yung Tagalog ko pero makaintindihan naman tayo. Amen? Yes. Amen po. And I would like to thank Sir Olan. Olan po sa opportunity na binigay niyo po sa akin. And sabi nga po ni Apostle Pablo na kahit saan, okay, kahit kailan, pwede tayong mag-share ng salita ng Diyos. Amen? Yes. So, gusto ko lang pong i-share sa atin po sa umagang ito na ang lahat ng mga ginagawa nyo ngayon ay hindi sayang. Yes. Amen po? Yes. Lahat ng mga ginagawa nyo sa Panginoon, hindi sayang. Amen? Yes. Kahit nga po, yung pagtatrabaho nyo dito, hindi sayang kasi may natatanggap kayo ng mga sahod, right? Yeah. Okay? Yeah. So, lalo na po ang lahat ng bagay na binibigay natin sa Panginoon, hindi po sayang yun. So, tatlong bagay po ang pag-aralan natin sa umagang ito. Number one po, yung ek aguranso. Number two, yung bema, judgment. Number three po, yung white throne judgment. Handa na ba kayo? Yes! Okay. So, sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Alright. So, so, una sa lahat mga kapatid, alam ko po na ang ministry dito sa, anong tawag nito, sir? Bodega Church. Bodega Church. Okay? Ay, ito po talaga ay ginawa ng Diyos para lahat tayo ay maligtas. Amen. Sino gusto magkapunta sa langit? Yes. Tas ang kamay. Yes. Hallelujah. Naniniwala pa kayo ng langit dito? Ha? O baka ito na yung langit nyo ngayon kasi maganda dito. May the best pa dito. Amen? So, sino gusto pong makapunta sa langit? Tas ang kamay. Yeah. Sino gusto mauna? Yes. Ay, si Pastor. Gusto na mauna. Okay? So, ganito po yun. Lahat po, sinabi ng Bible, alam natin yun, na si Jesus is the way, the truth, and the life. So, lahat na po pa nakatanggap sa Panginoon bilang Diyos at nakapagligtas. Amen. Amen? Kahit hindi pa po nakasulat ang pangalan mo sa church nyo, basta yung pangalan mo nakasulat sa libro sa langit, yung ligtas na po kayo. Yes. Pero gusto ko lang pong ipaintindi sa inyo mga kapatid kung ano po yung ibig sabihin ng kaligtasan na tinuturo ng Bible, which sinasabi na po yan dito. Pero ituro ko po yung Greek word nun. Ang Greek word nun is ek aguranso. Anong pangalan? Ek aguranso. So tatlong word po yon. Ang ek, dyan po galing yung word na church, simbahan. Katulad dito, church. Yeah. Church, ito po. Two or three, nag-gather po. Nandun na po ang presence si Lord. So, ekklesia. Ang ibig sabihin nun is out. Katulad mo, sino mo ba dito na dating na singgero? Yes. Ngayon? Muti na lang. Muti na lang. Now, dating babaero? Dati lang naman. Okay? Kasi, ano kayo dati? Ano tayo dati? Kini, stick to one. Yeah. One dozen. Ganito pa yun, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng ek, kinuha tayo ng Diyos galing sa kadiliman papunta sa? Eh, sa kanya. Sa light. Amen? Now, yung word po na ek, ang pangalawang word is yung agora. Sino po nito mga Bisaya? Isa na mga Bisaya din eh. Kadalasan mga Bisaya, guwapo. Ganda mga Bistak, okay? Tagloban, padi-padi. Okay, Tagloban. Ito, kababayan ko talaga ito eh. Now, ganda po yun mga kapatid. Sa Cagayan de Oro, sino mo nakapunta ng Cagayan de Oro? Okay, sa Cagayan de Oro, may market doon, yung merkado, ang tawag agora. So, ang tawag ng agora. So, unang word, ek. Pangalawa, agora. Pangatlo, radso. So, isang tatlong salita na pinaghalo po. Ek, agora, so. So, lahat po tayo, sabihin po natin, lahat tayo. Okay, lahat tayo magkasalanan. Naniniwala po ba kayo nun?
Tinanggi po yung katabi niyo, makasalanan yan. Okay, dati. Okay? So ito po yun. Sa lahat po tayo, ang ating lugar ay sa Agora, sa market. Okay? Sa unang panahon, sa mga Romans, mga kapatid, kung gusto mo ng helper or boy sa bahay mo, hindi ka pupunta ng province para magkinuha ng mga helper. Dati, binibili lang po ang mga helper. So, kung pupunta ka sa merkado, meron pong mga helper doon. Okay? Example lang, kayong apat, tayo kayong apat. Okay? So, kunwari, sila ang mga mga for sale ng mga helper. At ito naman si pastor ay siya ang isa sa mga pinakamayaman sa panahon ni Pablo. Yes. So, gagawin mo, pastor, pupunta ka sa Agora. Yes. Pupunta ka sa Agora. Bibili ka ng dalawang helper. Bibiliin mo. Bibili ko malaki katawan. Kasi okay, bibiliin mo, pastor, para maging magtrabaho sa bahay niyo. Okay? Okay. Okay. Okay, bakit napili niyo, pastor, itong mga cute? Okay? Parang magkapatid tayo tatlo. Okay. Ano pong dahilan bakit napiling isla, pastor? Hindi, papagawa ko sa kanila. Magmamasahe. Talagang kaya nila. Kaya. So, may rason si Lord na bakit tayo pinili. Amen? Hindi po sinabi na magtayo kayo. Okay? Hindi po sila pinili ni pastor dahil lalaki sila. Ilalaki naman talaga lahat. Okay? Hindi naman sila pili dahil Pilipino sila. Pilipino naman lahat. Okay? Choice lang po talaga ni pastor na pibiliin. Kung baga sa Bisaya pa, way angay nga piliyon. Ang ibig sabihin nun, lahat tayo, wala sa atin na nabibiliin ni Lord. Pero, dahil mahal ka ni Lord, the Bible said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, dahil po sa pag-ibig ng Ama, pinili niya tayo. Yes. Sabihin mo sa katabi mo, Pilipino ka. Pilipino ka. Napili ka na Pino pa. Amen? Yeah. Amen po. So, ganito po yun. Pinili sila na maging katuwang po sa bahay. Yeah. And then, itong naiwan, kawawa naman kayo. Itong mga naiwan, hindi sila po rin magreklamo na bakit hindi nyo kami pinili. Kasi, it's the choice of the master na piliin itong dalawa. Yeah. Okay po? So, upo na po kayo, mga pugi. Balikan mo kayo mamaya. So, ganito po yun. Lahat tayo, dahil mga makasalanan tayo, we are for sale. For sale. Ay, ma'am. For sale tayo sa Agora. Yeah. For sale tayo sa Agora. Tapos, kinuha tayo ng Ama, yung word na ek, kinuha tayo, at yung word po na ratso is price. Yeah. Ano yung ibig sabihin ng ek? Kinuha. Out. Ang Agora, market. Ang ratso, price. Na ganito po yun. Ang kaligtasan, ang ibig sabihin po ng kaligtasan ng Greek word na ek agoratso. Itong dalawang to, itong mga cute na to, napili sila at kinuha sila sa Agora na mayroong presyo. May price. At alam niyo po ba, mga kapatid, na tayo ang for sale, kinuha tayo ng Diyos sa marketplace with the price ng dugo ni Kristo Jesus. Amen? At ang ibig sabihin po, doon, mga kapatid, kung nabili na po itong dalawang cute na to, at dalhin na po sila sa bahay ni Master, ang ibig sabihin po doon, hindi na sila pwedeng ibenta. Ang ibig sabihin ng ekagoranso, you are sold from the market and never to be sold again. Amen? Yes. Dahil ikaw, property na ni Jesus. Yes. Amen? Amen po. Kaya, huwag mong sabihin, sa Monday, property ako ni Lord, sa Tuesday hindi. Ay, sa Saturday hindi kasi nag-inuman na kami dahil sa sahod. Are you with me po? Hello? So, ang lahat ng mga ginagawa natin dito, hindi sayang. Kasi ang nag-una nito, ang Diyos. May plano ang Diyos sa'yo. Kinuha ka sa Agora with the price of the blood of Jesus Christ.
and you are never to be sold again. Now, ngayon, alam na natin na ligtas tayo. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Sabi po ni Kaulan sa akin, eh, Tagalog daw dito. Kaya nag-prepare ako, sir, ng Tagalog. Yung alam ko lang, Greek word eh. 2 Corinthians 5:10, sabi nito, sapagkat lahat tayo, sino? Lahat tayo, okay? Aharap sa hukuman. Oy, may hukuman pala. Ito po yung tinatawag na Bema Judgment. Sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti o masama. Sino mo bang nagagawa ng masama sa umagang ito? Wala pa. Wala pa. Mamaya na. Mamaya na yun. Eh, nababustani pa tayo eh. Either we like it or not, sa araw na binibigay ng Diyos, meron talaga tayong magawa ng mabuti o masama. Ngunit, ang mga ek-aguratso people, mga kapatid, dahil sa habag ng Diyos, lahat ng magawa natin ay sa pamamagitan po ng habag niya. Amen! Look at this, oh. Gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Now, sino na pong nakakita ng nag-witness ng Olympics? Olympics. Yung sa TV, di ba? Okay. Now, isa po na lang, si Yolo. Pag-inan tayo si Yolo. Anong nakuha ni Yolo? Gold. Gold. So, dahil gold si Yolo, saan siya pinatayo? Sa pinakagitna at pinakataas dahil gold siya. Now, nung unang panahon, yung ginawa pa po ang Olympics sa mga Roman government, mga kapatid, ang tawag po nun is Bema Judgment. Anong tawag po? Bema Judgment. Ang ibig sabihin nun sa Bema Judgment, mga kapatid, is okay, awarding. Ang ibig sabihin nun sa English is the judgment seat of Christ. Now, example. Darating si Jesus mamayang gabi. Handa na ba kayo? Kung darating si Jesus, yung mga utang mo sa Mumbai, wala na yan. Paid na yan. May mga Mumbai pa na bukautang dito? Or wala talaga kayong mga utang kasi mga pinagpala kayo ng Diyos. Amen po? Nagito po yun. Kung darating si Jesus mamayang gabi, basta tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, okay? Punta ka na talaga sa langit. Yeah. At hindi doon dahil may reliyon ka. Alam natin na dahil may Kristo tayo. Yeah. Pero, pagdating natin sa langit, may tinatawag na paghuhukom or judgment. Bema Judgment. Okay? Kunwari, ako si Jesus, parang hindi bagay. Yeah. Sabihin ko, okay? Hola, Imperilio. Tayo! Punta dito. Imagine po mga kapatid, 7 years ito na awarding sa langit. Habang mag-awarding sa 7 years, kumakain tayo. At pag kumakain tayo ito mga kapatid, wala na pong mataas na sugar at high blood. Sino po mga nag-maintenance dito? Si Brother Roland po, si Sir Roland, lahat po nagawa niya. Kailan po kayo na born again, sir? Mga 35 years. Yeah. Wow, 35 years. Sa 35 years na tinanggap niya si Jesus, lahat ng ginawa niya, okay, may award yun. Amen? Yeah. Sabi nga ng Bible eh, kahit tubig lang ibigay mo, okay, may katimbala ka na sa langit. Yeah. Much more siguro kung ibigay natin go. Eh, may matapala na nga po ang tubig. Lalo na pag may juice. Diba? So, mag-appear po si Sir Ulan kay Jesus at dala niya lahat ang kanyang good works. Sa po lang. Ito ang wala lang good works mo, sir. Okay? So, sa 35 years niya, dalhin niya kay Lord. Ikaw si Jesus na lang, sir. Kasi parang magbagay sa'yo. Okay? Now, pag-appear niya kay Jesus, lahat tayo. Itong good works ni Sir Olan,
mga kapatid, itaan ito sa apoy. Itaan ito sa apoy. Okay? Ang maiwan, yun lang po. Yun lang po ang totoong ang right na matanggap niya dahil ginawa niya in a right motive. Yes. Hello? Yes. Okay. Doon po kayo. Thank you po. Yes. Now, mamaya, balikan po rin kayo kung may oras pa. Yeah. Basahin po natin ito. Sabi po sa Bible, salita ng Diyos, 1 Corinthians 3, 13 to 17. Buksan niyo po yung backpull niyo doon. Unang Korinto. 3, 13 to 17. Nandun po ba kayo sa Bible? Sabi po dito mga kapatid, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahayag sa pamagitan ng apoy. Okay, fire. Kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Wow, praise God. Amen? Yes. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Ngayon man, maliligtas siya. May mga tao magsabi, mahala na wala na akong gantimpala sa langit, pastor. Basta mapunta ko sa langit. Kung sabi sa kaya pa, nanimaho mag-impyerno. Nasa langit. Kumbaga, napunta ka nga sa langit pero amoy, ano, usok dahil sa impyerno. Ayun ang ibig sabihin nito. Tapos sabi nito, ngunit kung masunog naman, mawalan siya ng gantimpala. Ngayon man, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Pakisabi sa katabi mo, templo ka ng Diyos. At naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Kaya mga kapatid, hindi kailangan na marami ang membro at matawag na simbahan. Kasi ang sabi ng Bible, dalawa at tatlo lang na eh, simbahan na yon. Pero kung lalaki naman, walang problema. Pero ang sabi ng Bible, ang templo is tayo. Amen po? The Holy Spirit is upon you. Look at this, no? Verse 17. Parusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos. So yung katawan mo na na-ek-aguranso, banal yan. Bakit banal? Bakit banal yung ek-aguranso na katawan mo? Kasi binili ng dugo ni Kristo. Amen? Amen po. Kaya sabi ng kaibigan ko, pagkatapos ng 2024, hindi na ako inom ng beer. Pero ng January na lang, the same beer, gabon ang ininom. Now, wala naman ang problema kung anong conviction niya dyan. Pero makapag-ganito po yan, parusahan ng Diyos ang nagsira sa katawan na ito. Kaya sabi ko kay Kaulan kanina, ang ganda ng katawan mo, sir. Tayo na mga medyo malulusog. Kailangan natin mag-diet, no? Kasi parusahan ng Diyos, nung hindi natin. Kaya ang parusa ng Diyos, maintenance. At saka, pinaparusahan din natin yung mga misis natin kasi hilig tayo na hilig sa gabi. Sabi ng kaibigan ko, bakit tao hilig na hilig ang mga mister sa gabi? Kasi yun yung ano natin eh, yung revenge natin yun sa mga misis natin. Kasi buong araw sila nagsasalita. Sa gabi, tayo naman. Kaya hindi sila makatulog. Nagito po yun. Parusahan ng Diyos ang magsira nito. Kasi ito nga po yung ek-aguranso. Yes. Amen? Yes. Kaya tatlo naman talaga ang tao eh. Soul, body, and spirit. Kaya bless na bless kayo mga kapatid na meron kayong ginagawa na katulad nito. Yes. Amen po? Yes. Mga kapatid, missionary, palapakan si Lord. Hallelujah. Missionaryo ako dati sa Pakistan, mga kapatid. Like to know, anyway. Okay. Missionaryo ako sa Pakistan dati. Nagpipreach ako doon, sa tago. Pero election kasi, ang nangyari noon, inask ako ng isa sa mga partido doon sa Pakistan, sa Lahore, na pinag-gather yung mga tao doon sa isang
para magkakanta ako at mag-preach. E nung nag-preach ako, biglang may sumabog na ano, bumba. Mga 10 minutes away, sabi ko sa interpreter ko, "Pastor, let's run." Sabi niya, "No brother." No brother, ay Pakistani. No brother, in Pakistan, it's okay for pastor to die. Grabe, no? Eh, 22 years old pa ako nun. Single. Eh, gusto pa magkasawa. Grabe, makabalik. Then, sa isang lugar sa, ano, sa Pakistan, merong ano, merong drought, El Nino. 6 months na walang ulan. Tapos, sinabi ng kanilang head, "Imam, kung totoo ang Diyos mo," sinabi sa akin, eh, nag-isang pinila ako doon, sa lugar na yun. Sabi niya, "Kung totoo yung Diyos mo, manalangin ka ng ulan." Hey, naku. Ulan, meron. Pero ang ulan, wala. Eh, alam niyo mga kapatid, mabuti ang Diyos. Eh. God is good! Yes. Amen po, God is good! Yes. Amen? Habang nagsasalita ako nagpipreach ako sa salita ng Diyos, sabi ng interpreter ko, isa working kami. Sabi niya, "Brother, brother, stop your preaching, it's long." Kasi, nakita na namin na parating ng ulan. Oh, yeah. Alam niyo po mga kapatid, God is so good. God is so good. First time ko pong naka-experience ng ulan. Kasi ang dala namin yung motorcycle lang eh, single. Basang-basa sa ulan, walang masisilungan. Parang ganda ata yun. Ipatayin na naman pa naman ang ganda na niyan. Anyway, okay? Grabe! You know what? Nakita ko talaga, hindi nga ako nag-pray ng ulan. Kasi, wala akong faith na dalating 6 months na walang ulan. El Nino. Pero, dahil sa salita ng Diyos, grabe, nagpadala siya ng ulan. Hallelujah! Amen? Pero hindi lang ganun. After a year, sinabihan lang ako, pupunta doon. Kasi, merong 13 na mga katulad nila, na mga M's, tumanggap kay Jesus at magpa-water baptize. At 13 lang, Pastor, "Hoy! Pag Bismillah, Irrahman, Arrahim, Alhamdulillah, Salam Alaikum," pag sila ang makatanggap ng isang tao, equivalent na yan sa 1,000. Amen? Amen? Kaya, sa pag-tigong, tama bang word? Tigong? Tigong? Pag-fellowship, okay? Pagtitipon, sorry. Pagtitipon. Sagol ng Bisaya dito. Okay? Sa fellowship, mga kapatid, nandun talaga ang presence ng Lord. Kaya, bless kayo. Mga kapatid, because I was a missionary before, nag-preach din ako sa Myanmar. Habang nagsasalita ko nag-preach ako doon sa Myanmar, dumating yung mga communist soldiers. Kasi alam nila, mayroong foreigner. Foreigner ba ako? Foreigner doon. Na nagsasalita ng nag-share. Tinaan ko lang nila ako sa isang pintuan. Grabe na miracle na hindi nila ako nakita. Imagine ha? Hindi nila ako nakita sa mga communist, Ang sabi nga po ng United Nations, ang pinaka-worst na kulungan, hindi sa Bilibid, ang pinaka-worst na kulungan sa Myanmar. At kung nakita nila ako doon, wala na. Tapos na ang buhay ko. Doon ako sa Myanmar. O baka ipadala ako sa North Korea. Ganun. Pero dahil nandun ang presence ni Lord, gagawa siya ng miracle. Yeah. Amen po. Amen. Pero ito mo yung nakapatid. Bless tayo. Kasi libre tayo magkanta dito ng salamat, salamat. Amen. Amen po. Kaya take this as opportunity na lalago kayo sa Panginoon. Amen. Ako mga kapatid, pinanganak ako sa, ang address ko po is Matling Malabang Lanao Dulsor, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ang address ko. So, marami po ako mga, doon. There was a time in my life, which I lead it into the next point. Sinabi ng mga kaibigan ko, inag-isang Christian lang ako, inyong mga kasamahan ko, mga M's, sabi nila, "Ray!" Sabi nila, "Ray, di ba? Si Allah, asa ka si Jesus Christ, isa lang." Alam niyo po, nag-compromise ako kasi natakot ako eh. Sabi ko, kasi kung sabihin ko yung hindi, baka patayin ako.
Alam niyo po, umuwi ako sa bahay namin na iyak ng iyak na parang si Pedro na dininay niya si Jesus. Ganun nangyari sa akin. Lord, sorry Lord, na dinay kita. Pero mula sa araw na yun, sabi ko, kahit sino ba yan, mabutis ba yan, mahindo ba yan, mamuslim ba yan, hindi na ako takot. Kaya ngayon, sa Davao, nagpipris ako sa mga pulis na kahit mga M's, hindi na ako takot. Kasi, you know what? Kasi ang pagbantay ng Diyos ay nandun. Yeah. Amen po. Pero, ganun ka pa rin mga kapatid, take this opportunity na meron kayong katulad nito. Amen? Huwag lang kayong dadalo dito kasi napilitan. Hello? Dapat sa pagdalo nyo dito, okay? Sabihin nyo talaga, panlangit ito. Yes. Kasi, lahat ng mga ginagawa natin, may paghuhukom. Yes. Malalaman natin doon sa langit na, isa po lang, pumunta ka lang dito sa Bible study kasi may sahod. Kunwari lang ha, hindi naman totoo yun. Malaman yun sa langit, masunog yun. Bakit masunog? Look at this, oh. Tinanin yung Bible niyo mga kapatid sa 1 Corinthians 3:12. Yeah. I'm almost done. Yeah. 1 Corinthians 3:12. Pakipukas po ang Bible nyo doon. 1 Corinthians 3:12. Okay lang po kayo dyan? Yeah. May nagtatayo ng gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato. Mayroon naman gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. Now, lahat ng mga ginagawa natin, katulad ng ginawa ni Sir Ulan kanina, bibit lahat natin mga nagawa natin sa langit. Kung ang nagawa natin, ginawa natin sa maling motibo, dayami yun. Damo yun. O kahoy yun. Masunog lang. Pero, kung ang ginawa natin ay in a right motive, isang po na lang, sa 30 years kong pagiging pastor, mga kapatid, kung bilangin ko lang sa minimum, siguro, 3,000 na siguro ang nadala ko sa Panginoon. Okay? For the record. Pero, kung ginawa ko yun dahil kota. Ginawa ko yun dahil pasikat, mga kapatid, sa langit, masunog lang yun. Hello? Pero, kahit janitor ka lang sa church or kanina, sino ba nag-arrange ito kanina? Mike! Sino nag-arrange? Example si Brother Mike. Brother Mike, beloved eh. Si Brother Mike, okay? Kahit hindi siya utusan at ginawa niya ito in a right motive, mas matanggap pa siya na gatimpala sa langit compare sa isang pastor na ginawa dahil sa wrong motive. Yes. Amen? Yeah. Kaya, sa pagtrabaho niyo dito, boss niyo si Sir Olan, matating is, ginagawa niyo yun sa Panginoon. Makatanggap kayo ng sahod dito sa lupang ito, pero sa langit, ginto. Dahil hindi nasusunog ang ginagawa mo in a right motive. Amen. Amen! Amen po! Kaya sa langit, mga kapatid, huwag yung reverend, bishop, apostle, whatever. Wala ganun. Yeah. Lahat po tayo, servants of God. Yes. Dala natin ang mga ginagawa natin sa Panginoon in a right motive. Amen! Yes. Amen po! Yes. Wala akong... Okay, last na lang ng verse. Ay, hindi po. Meron po. Sigat na last. Okay na sir? Yeah. Sigat na last verse. Revelation 20:11-14. Ito po yung white throne. Kanina, ikagurakso. Pangalawa, bema. Ngayon, white throne. Lahat ng mga believers ni Jesus, lahat ay pupunta sa langit. Amen? Yes. I-charge sa'yo sa bema. Yes. Ang mga, hindi naman mga naniniwala sa Diyos, meron silang tinatawag na white throne judgment. Revelation 20:11-14. Yes. Masahin ko po. Pagkatapos nito'y, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay.
maging dakila at hamak. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat. Ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa, wow, ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan ang daigdig ng mga patay. Ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Pero huwag kayong malungkot kasi kung may Kristo tayo sa buhay, hindi tayo maka-experience sa tinatawag po na white throne judgment. Ito po ay ang mga tao po na mga walang Kristo. Kaya ano pong application natin? Tayo na mga ek-aguradso people na mayroong award sa langit sa Viva Judgment, alam ko po, may kamag-anak ka pa na walang pang Kristo sa buhay nila. Amen! Share niyo po ang salita ng Diyos. Amen? Para, ito po yun. Lahat kayo, ito, lahat kayo. Sino po rito na masabi niyo talaga na mga born again na kayo? Nasa kamay? Ang hindi pagtas na kamay, born again. Lahat kayo na tumanggap kay Lord sa ministry dito sa Bodega Church. Alam niyo po? Award yan ni Sir Ulan sa langit. Amen! Ang dami ng award, sir. Amen? Kung hindi matunog, wala. O nga! Yun. Pinadali mo yung application ko. Kung hindi ba, solo. Amen? Imagine na, bilang tao, bilang alagad ng Diyos o bilang Kristiyano, bawat isang tao madala mo sa Panginoon, meron kang matanggap na crown of righteousness. Pastor, sino ba ang mas malaking crown sa langit? Eh, siyempre yung malaking ulo. Kasi kung malit yung ulo mo, so, joke lang po yan, okay? Ganito po yung mga kapatid. Pastor, okay lang sa akin na wala ako kundi pala sa langit? No! Because in heaven, eternal na ang ating pag-worship kay Lord. So, everyday, mag-worship tayo kay Lord. Yung mga goal na result ng inyong mga work, yun po yung offering mo kay God. Amen? Amen po. Pastor, hirap po mag-serve kay Lord. Kasi, mahirap lang ako. Alam niyo po mga kapatid, ako po'y pinanganak sa mahirap na pamilya. And nung tinawag po ko ng Diyos, sabi ko sa tatay ko, ang tatay ko yung isang pastor. Sabi ko, pa, gusto ko rin magpastor. Sabi niya, na, huwag na. Kasi, mahirap na yung buhay natin, magpastor ka pa. At nung oras na yon, wala kaming ulam. Wala ulam. Target lang ulam namin. Target. Alam niyo yung target na ulam? Asin. Tinatarget ba, diba? Period. So, wala kaming ulam. Yung bahay namin, sa Lanao del Sur, sa ERMN, bukas lagi yon. Wala namang manakaw. Ang liit lang ng bahay namin. Parang ganito lang. Ito alam mo. Ganun lang. Bahay namin. Bukas lagi yon. Malayo sa ilong, malayo sa laga. Walang ulam. Nung sinabi ng tatay ko, huwag ka na magpastor anak. Kasi mahirap lang tayo, maghirap ka pa rin, kasi wala, Anyway, to make the long story short, bukas yung pintuan, may alimango gumagapang. Alimango? Pumasok sa pintuan namin. Sabi ko sa daddy ko, Dad! Papa! Sabi ko, alimango! Sabi niya, ay pampinuhan din, right? Okay? Basi wak-wak na sa Bisaya. Baka ano yan, multo yan. At you know what, mga kapatid? Yun ang naging turning point ko. Na kahit saan man ako dalhin ni Lord, si Lord ang bahala. Amen? Kaya to make the long story short, mga kapatid, ako po ay mahirap na tao lamang. Pero
Dinala na po ako ni Lord sa kahit saan, sa Asia, Amerika, okay, whatever, sa mga lugar, sa kahit saan yan, to the glory of God, because of the gospel of Jesus Christ. Pero, okay, prepare si Lord, pero, kung ginawa ko yun, in a wrong motive, masunog na din yan. Hello? Last na lang po. 5 minutes. Last na lang po. Pastor, mahirap gawin yan, yung ginagawa ko. Hindi naman kami pastor. Ephesians 5.18. Pakibasa, pastor, sa Tagalog, kasi wala akong Tagalog sa Ephesians 5.18. Sabi nito sa 5.18, huwag kayong maglalasing yata. Tama ba? Kaya't mag-iingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga manglang. Pero 5.18, sorry. 5.18 pala yan. Ayan, sabi nito, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang yan ang inyong buhay. Salit ay dapat kayo mapuspos ng Espiritu. Now, gusto ni Lord na mapuspos tayo ng Espiritu. Nagtaka ako dati, bakit ang ginamit ni Paul dyan sa Ephesians 5.18, huwag kayong maglasing. Nakita na ba kayo ng taong lasing? Yes. Ha? Nakita na ba kayo ng taong lasing? Okay. Dati tayo, di ba? Okay. Dati, it means kahapon. Now, ang mga lasing, mga kapatid, ganito po yun. Ito po yung mga lasing. Meron akong kaibigan na member siya sa church namin doon sa ano ba? Sa Davao City. Ano siya? Lagi siyang nalasing araw-gabi. Sabi ko, Brad, na-water-baptize ka na. Bakit ka lasing-lasing dyan? Sabi niyang member natin doon, kasi pastor, kung hindi ako mag-inom, ang mangyari noon, ma-hangover ako. Masakit pala yung hangover. Masakit ba yung hangover? Para hindi naman natin naranasan na, no? Ayan, masakit yun. Kaya minsan, mga kapatid, bakit meron tayong hangover sa Christian life natin? Kasi hindi tayo lasing sa Espiritu. Pangalawa, meron akong kaibigan sa lugar namin. Sabi ko, bro, bakit ka lagi naglalasing? Sabi niya, eh kasi, ikaw, buti ka, maganda yung asawa mo. Eh ako, babae lang ang asawa ko. Pero, sabi niya, pero, kung lasing ako, pastor, pagtingin ko sa asawa ko, siya na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Dahil sa alam. Now, kaya, lagi tayo nakakita ng mali sa ibang tao o whatever, kasi hindi tayo lasing sa Espiritu. Yes. Amen? Amen po? Eh yung kaibigan ko, pangit nga yung misis niya. Pero kung lasing siya sa Tanduay, lakas ng tama, okay? Gumaganda po. Amen? Ang kanyang misis. Mga kapatid, paglasing tayo sa Word of God at sa Espiritu, kahit anong mali nang ginawa ng katrabaho mo, o silingan mo, o neighbor mo, whatever, okay? Gumaganda. Nakilala niyo ba si Jacob at saka si Esau? Magkaaway sila na nakambal. Pero, nung na-encounter ni Jacob, si Jesus, sabi niya kay Esau na kanyang kapatid, tanggapin mo na yung gift ko kasi ang tingin ko sa'yo parang anghel. Yeah. Wow! Paglasing pala tayo sa Espiritu, bro, yung mga kalaban natin parang anghel na. Yeah. Amen? Yeah. Kaya yun po yung sekreto ko. Marami akong kaaway, maraming galit sa akin, pero dahil puno ako sa Holy Spirit, tingin ko sa nila, hindi na multo. Hello? Tingin ko sa kanila, magkita rin tayo sa langit. Malalaman din tayo na kayo ang mali. Amen? Pero habang buhay tayo sa mundo nito, no problem, I need to move on. Amen? Pero hindi ako lasing sa Espiritu, nakikita kong kamalian nila. Hello? Amen po. Last ka lang po. Meron ba kayong mga storya sa probinsya na sabihin ng mga lolo nyo, Apo,
yung lupain na yan, akin lahat yan. Pero ngayon, hindi na. Kasi nilasing lang ako ng kapitbahay natin, binigay ko na ng 5 pesos. Di ba? Yung unang tikim mo ng alak, ikaw ba nagbili nun? Yung unang tikim mo? Yung unang tikim mo sa drugs. Okay? Matukhan tayo nito. Yeah. Ikaw ba nagbili nun? Ha? Binigay yun. Kasi ang mga lasinggero, mapagbigay. Amen? Sino po? Wala nang kinakain sa bahay, pero red horse ng red horse pa rin. Hello? Di ba po? Kung lasing tayo sa salita ng Diyos at sa Holy Spirit, mapagbigay tayo ng oras natin. Amen? Amen? Sa Panginoon, amen? Amen po? Kung hindi lasing si Sir Olan, boy, itong oras na to, trabaho na dapat. Yes. Eh, lasing, lasinggero eh. Yes. Ng Holy Spirit. Amen. Kaya, ang 7 to 8 ng Monday, para sa salita ng Diyos. Kasi, hindi lang ito pang dito, pang lagi dito. Yes. Amen! Amen ko! Para sa salita ng Diyos. Amen? Sir, KFC. KFC. KFC daw. KFC. KFC. Tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Kasi ibigay ko kayo sa mga. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ay laging ka pa. Ay laging ka pa, kung magmahal. Sa bawat pagwala, isang dati, buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging mapapumbaba. Ang iyong kawala, ang iyong kawala. Napakaganda ng tinuro ni Pastor. Yes. Unang-una,
Nilid niya tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Pangalawa, ang takeaway ko kay Pastor na itinuro ngayon. Kita niyo, sabi ni Pastor, no? Nandun siya sa point na ako ba'y magpapastor, magbabahagi ba ako ng salita o hindi? Sabi ng tatay niya, anak, wala tayong makakain pag nagpastor ka. Sabi ang katunayan, pumasok yung alimano sa loob ng bahay. Sabi na, may pagkain na sa pastor. Aba, special yung alimano. Alam niyo ba, 30 years ago, si Pastor ang dedicate niya ang Petron. 30 years ago, nandun lang tayo sa Bukana, sa maliit na Pongulamber. Magmula nung ako'y nagturo rin ng salita ng Diyos, katulad ng ginagawa ni Pastor. Alam niyo ba, ang pumasok sa aking bahay, hindi lamang alimango, pati tuna, pati lahat ng uri ng pagkain na gusto ko. Pinagkaloob sa akin ang pagkain. Bakit? Sapagkat katulad ni Pastor Ray Doremon, walang tigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos upang makaakay man lamang siya ng kahit isang kaluluwa sa pagiging matuwid. Mula sa kasamaan, mula sa kadiliman. Hallelujah! Natatandaan ko, before pandemic, niyayag-yag namin lahat ng eskwelahan dito sa paligid namin, mga 4-year high school. Ang natatandaan ko, ang tumanggap kay Kristo. No, kasi kung misa, rung-turong kami, misa, mga flag ceremony. Hindi ko matangkal ganyan yung aming mga pangalan ng mga bata na tumanggap kay Kristo. No? Katulad ng sinabi ni Pastor, ang biyaya, ibahagi natin una sa ating pamilya, mga kaibigan, sa mga taong lasenggo na katulad natin dati, mga babaero na pag nalasing, binibenta mo na lahat ng pag-aari mo. Naghihirap tayo sa dami ng kasalanan. Amen! Yes. Ikaw ang hari at talapag. Thank you.